Good day, everyone. This is the sixth lecture of IE311 Ergonomics 2. This is about information theory. Okay? So, ano ba yung information theory? Why we speak about information? Because when we have a look at an object, when we evaluate and appreciate it, the relation which established between the object and us is an exchange of information. Ayun, kung titingin tayo sa isang object, okay, at na-appreciate natin yun in different manners, yung exchange ng information ay nangyayari. Okay, yun yung pinaka-relationship. Kasi almost everything naman eh, kapag nag-interact tayo sa at any object, merong exchange of information na nangyayari. So, information theory, humans are symbol-making creatures. Kasi more inclined tayo na mag-set ng symbols. So, yung symbols na yon ay nag-i-embody ng information. We communicate by symbols, growls, and grunts. So, yung mga symbols na yun, hindi lang naman visuals. Ito rin mga auditory, yung mga sounds. Kaya tayo ay merong language. At saka mga gestures, hand signals, and drawings painted on carved walls in prehistoric times. Okay? Sa history pa yon. So, later we developed languages, associated sounds with ideas. Eventually, Homo sapiens developed writing. Perhaps first, symbols scratch on rocks. Kasi nga, di ba, na-discover yon na may mga writings sa mga kuweba, sa mga bato. Then, written more permanently on tablets, papyrus, and paper. So, din-describe dito yung history ng information, yung pagsulat natin ng mga, or yung mga symbols na ginamit natin para makalikha ng information, para magkaroon ng flow ng information. So, today, we transmit symbols, coded digital signals of voice, graphics, video, and data around the world at close to the speed of light. Okay? So, malapit na daw sa speed of light. Pero hindi naman kasing bilis ng speed of light. Okay, so kasing speed ng signal. Okay, signal ng wifi, ng cellphone. Okay, so we're even sending signals into outer space in the hope of finding other symbol-creating species. Ayun, so ginagamit din yung mga symbols na yun para makadiscover ng other species sa outer space. So, information theory, the theory stems from pioneering work done by the American electrical engineer Claude E. Shannon. So, ito pala yung nag-pioneer, electrical engineer, who published this seminal work in 1948. Pag sinabi mong seminal, ibig sabihin very influencing. So, marami siya na-influence. Since then, information theory has developed rapidly, affecting not only the design of communication systems, kasi nga, electrical engineer siya, more on communication systems yung relevance niya, but also such areas as automation, information science, psychology, linguistic, art, and design. Okay, so, biro nyo, nauna pa pala yung engineering makapag-discover ng information theory kaysa sa psychology. Okay? So, ito siya, si Claude E. Shannon. Shannon was born in Petoskey, Michigan on April 30, 1916. He graduated from the University of Michigan in 1936 with bachelor's degree in mathematics and electrical engineering. So, magaling talaga siya pagdating sa mga computation. Kasi engineer na, tapos mathematics major pa. In 1940, he learned both master's degree in electrical engineering and PhD in mathematics from the Massachusetts Institute of Technology, MIT. His work founded the subject of information theory. Claude Shannon died in February 2001. So, understanding information theory. Understanding Shannon's basis of information theory is not an easy matter. To get a higher level understanding of this theory, a few basic points should be made. In the first step, the message has to be put into some kind of symbolic representation. So, yun daw yung first step, ang isang message ay nagtitake ng isang form, okay? Symbolic representation.
Pwede siyang maging words, musical notes, icons, mathematical equations, or bits. So, iba't ibang dimensions, iba't ibang processors. Okay? Auditory, visual, so iba't iba. So, when we write hello, we encode a greeting. When we write musical score, it's the same thing. We only were encoding sounds. So, depende sa symbol na ginagamit, okay, yung meaning na nai-impart. So, to continue, first, words are symbols to carry information between people. If one says to an American, let's go, the command is immediately understood. Siyempre, English yun, maintindihan ng American. But if we give the commands in Russian, Pustim V Sud, we only get a quizzical look. Russian is the wrong code for an American. So, magkaiba pala. Ibig sabihin ng Pustim V Sud, pag sinabi mong let's go, ang ibig sabihin kasi ng Pustim V Sud sa Russian, let's go, yun nga lang meron silang norm. Okay, para bang pinangungunahan mo sila. So, magkaiba. Second, all communication involves three steps. Coding a message at its source, transmitting the message through a communication channel. Yun. Kasi syempre, magmumula muna sa source. Kino-code mo kung anong form, anong symbol yung ang iti-take ng message. Tapos syempre, magta-travel yung symbol na yon sa communication channel. May it be visual, verbal, okay, action, and encoding the message at its destination. So, doon na ngayon, ma-encode o ma-interpret ng receiver sa yung destination, yung message. So, yun yung about sa words, kapag words yung serve as information. So, in the first step, the message has to be put into some kind of symbolic representation, words, musical notes, icons, mathematical equations, or bits. So, ito, naulit ito kasi i-explain dito yan. For any code to be useful, yung mga code na nandito, it has to be transmitted to someone or, in a computer case, to something. Yun nga, kasi kung tao, tao lang. Pag computer, computer lang. Para mas maging useful or meaningful. Kasi may mga code na hindi maintindihan ng computer. May mga code naman na hindi naintindihan ng human. So, transmission can be by voice, a letter, a billboard, a telephone, conversation, a radio, a television broadcast, or the now ubiquitous email. Yung gamit na email, kahit messenger, Facebook messenger, mas gamit. At the destination, someone or something has to receive the symbols and then decode them by matching them against his or her own body information to extract the data. Ayun, so mas nilaliman yung pagpapaliwanag dito sa slide na to. So, Shannon describes the elements of communication system theory as source, encoder, channel, decoder, and destination model. So, yun yung mga steps. Yun yung narename ni Shannon. What his theory does is to replace each element in the model with a mathematical model. So, kinonvert niya into mathematical model that describes the element's behavior within the system. Ayun, kasi nga, di ba, pakapag nagre-represent tayo ng isang situation into a mathematical model, syempre dapat yung mathematical model, katulad sa OR, di ba, kapag kinoconvert natin into OR model, dapat nire-represent niya yung characteristic ng problem or nung itong dito naman yung elements behavior naman ng system. So, ito yung meaning ng information. Information has a special meaning for Shannon. For years, people deliberately compressed telegraph messages by leaving certain words out or sending keywords that stood for longer messages. Since costs were determined by the number of words sent. So, kasi nung panahon ni Shannon, mahal pa kasi yung communication. Kaya kinukompress ng mga tao yung mga messages nila. Yet people could easily read these abbreviated messages since they supplied these predictable words such as A and the. So, ibig sabihin, kahit ina-abbreviate nila yung messages nila, naiintindihan pa rin nila. Kasi nga, kailangan, mas maiksi lang, mahal kasi mag-send ng messages dati. To continue, in the same vein, for Shannon, information is symbols that contain unpredictable news, like this sentence. Only informat and sentel to understand must be transmitted. So, yan, no? Pinapaiksi. So, pwede mong mabasa ng only information essential to understand must be transmitted. So, pinaiksi.
then predicted symbols that we can leave out, which Shannon calls redundancy, are not really news. So, hindi siya news kasi sinabi ito unpredictable news eh. Predicted kasi yung mga redundancy na yan. Kumbaga, kung sino yung gumagawa ng message, andun na yung format niya, yung redundancy. So, predicted na siya, hindi siya unpredictable. Yung mga, yung kinoconsider niya na news o yung mga symbols. So, meaning pa rin ang information. Another example is coin flipping. Each time we flip a coin, we can transmit which way it lands, heads or tails, by transmitting a code of 0 or 1. So, pwede tayong mag-coding dito kung mag-flip tayo ng coin. But what if the coin has two heads and everyone knows it? Since there is no uncertainty concerning the outcome of a flip, no message need to be sent at all. Ayun, kung magkakaroon daw ng isang coin na merong dalawang heads, eh wala nang uncertainty na mangyayari kasi kahit anong toss doon na gawin, eh puro heads yung lalabas, okay? Kaya wala na daw kailangan na message na ma-send at all kasi understood na yun. Although this view might seem like common sense today, it was not always so. So bakit? Shannon made clear that uncertainty or unpredictability is the very commodity of communication. So yun yung sinabi ni Shannon na dapat merong uncertainty or unpredictability bago mag-initiate ang commodity ng communication. Okay? So meaning para ng information, the amount of information or uncertainty output by an information source is a measure of its entropy. Pag sinabi mo kasing entropy, yan yung measure ng state of randomness. Okay? So doon dito nakabase sa amount of information or uncertainty, yung measure ng randomness ng information. For example, konti lang yung information, so hindi sapat yung information. So ang magiging measure ng entropy doon ay tataas kasi ang ibig sabihin kasi ng entropy, randomness or disorder. Okay? So pag hindi na may information, is bababa yung measure ng entropy. Pag yung uncertainty tumaas naman, edi tataas din itong entropy. Okay? So magkaiba ng effect ng information tsaka uncertainty. Okay? Kasi ang pag-define mo kasi entropy, yan yung measure of a state of randomness or disorder. Okay? So dito directly proportional yung entropy sa uncertainty. Tapos inversely proportional sa information. Kasi mas maraming information, mas lumiliwanag na mas nagiging order. Okay? Ordered yung mga bagay-bagay. Okay? For example, sa isang airport, okay? So dito mapapansin nyo, marami siyang stations. Okay? So sa kada stations na 'yan, syempre may particular na passengers lang na pupunta diyan para sa mga flights. Okay, so yung marami yung information kasi nga nagkaroon na ngayon ng orderness. So ordered na siya or naka-arrange na siya base doon sa mga kada information na binibigay ng mga booths na ito or stations. So kung i-measure mo dito yung entropy, kasi yung measure nga ng entropy ay disorder or randomness, eh mababa kasi mas ordered kasi dito eh. Kumbaga, mas divided yung mga iba't ibang passengers kung saan sila pupunta sa airport. Yan yung example ng orderness. Next, principles of information theory. The basic elements of any general communication system include: first is a source of information, which is a transmitting device that transforms the information or message into a form suitable for transmission by a particular means. So, ito na yung pinaka-formal na principle ng information theory. Nanguna nga dyan yung source kasi hindi mag-initiate yung pag-flow ng information kung walang source. So, halimbawa nito sa work, yung nagbibigay ng stimuli or nagbibigay ng message, yun yung nagiging source. Diba, yung mga alarms or yung mga announcements, so yun yung mga nagbibigay ng source of information sa workers na mga receiver.
So, second, the means or channel over which the message is transmitted. Siyempre, dadaan yung information na yun from the source, may dadaan na siya na channel pamunta dun sa receiver. Example ng channel, halimbawa, through telephone call, o kaya verbal, o kaya written message, video call. Okay, so yun yung mga channels. Third is a receiving device which decodes the message back into some approximation of its original form. Dito yung example is yung, halimbawa yung sa computer, kasi electronic messaging, di ba? So, ang computer or yung mga cellphones natin, dinidecode nila yung mga messages para maintindihan nung babasa or nung receiver. Next, the destination or intended recipient of the message. Ayun. So, yun na yung tao na makakatanggap nung message or mag-interpret kasi sa kanya naman intended pumunta yung message na yun. So, the last is a source of noise, interference or distortion, which changes the message in unpredictable ways during transmission. Siyempre, hindi naman mawawala yung noise, mga panggulo, na nakakapag-iba ng meaning kadalasan ng information. Example dyan, chismis. Okay? Pag nagpasa-pasa yung chismis, magbabago din yung meaning ng original information. Okay? So, ito yung pinaka-schematic diagram ng principles of the flow of information. Ito nga yung sa transmitter. Bagay, and ito yung source. Yan, nagpadala siya ng message, pupunta sa channel, kung verbal ba siya, or telephone call, or written, video call, anything, papunta sa receiver. Okay? So, another example is ito. Halimbawa, may isang creator, kikreate siya ng isang design, tapos yung design na yun ay magte-take into or magmamaterialize into product. Okay, so ito yung isang example. Tapos yung product na yun, syempre, marireceive ng consumer, intended consumer. So, hindi lang yung kumbaga communication, yung pakikipag-usap ang magiging halimbawa dito, ito rin yung flow din ng paggawa, pag-design at paggawa ng product. Isa ring form ito ng communication. Okay, so principles pa rin ng information theory. It is important to note that information as understood in information theory has nothing to do with any inherent meaning in a message. It is rather a measure of the predictability and complexity of each transmitted message. Ayun, so, doon lang siya nakapokus sa kung ano ba yung entropy niya. Okay, kung unpredictable ba siya or ordered ba siya or random ba siya. So, yun daw yung pinaka information. Yun yung dinidenote ng information, hindi yung meaning. Ayun, inherent meaning. The expected value of a transmission is referred to as the entropy, yan yung sinabi ko, or average information of the set of messages. Okay? So, entropy, the amount of entropy is a measure of disorder, yan yung sinabi ko kanina, or randomness of a system. Example, itong, halimbawa, itong display na ito, kung i-measure mo yung entropy niyan, yung randomness, ay mataas. Bakit? Kasi abstract siya, okay? Ayan, mga shapes lang, abstract. Kumbaga, walang particular information, walang particular na information na madaling maintindihan. Bakit ganyan yung display? Okay, so mas mataas yung entropy kapag konti lang yung information na pinaprovide. Halimbawa nga dito sa display na to, ang binigay lang na information dyan is yung symbols lang. Wala namang ibang nilagay na information. Halimbawa, itong Sunigi Verliders. So, ibang lingwahe kasi ito eh. So, ito, pwede itong pangalan to ng shop. Okay? Or ito, pwede rin magde-denote sa product nila. Okay, makaka-add din siya. Pero pag ganito lang, symbols lang yung display, mataas yung entropy niya. Kasi nga, mas konting information. Tapos mas mataas yung uncertainty kung ano ba talagang gustong ipahatid ng meaning. Okay? Next, sa principles pa rin, information theory. Suppose we have a device that can produce three symbols A, B, or C as we wait
For the next symbol, we are uncertain as to which symbol it will produce. Once a symbol appears and we see it, our uncertainty decreases. And we remark that we have received some information. Ayun, kung may ina-expect tayo, dito nga sa example, tatlong symbols, hindi pa natin alam kung ano yung, ano yung symbols na lalabas. Halimbawa, sa monitor, inaabangan natin yung ABC na symbol. Siyempre, hindi pa natin alam. Once daw na lumabas na yun, siyempre, bababa na yung uncertainty kasi nagka-idea na tayo. So, that is information is a decrease in uncertainty. Ayun yung sinabi ko kanina, yung information, inversely proportional yan sa uncertainty. Pag tumataas yung information, bumababa yung uncertainty. Pag bumababa yung information, tumataas yung uncertainty. Okay? So, information is the measure of predictability and complexity of message. Okay? So, yun naman sa information. So, sa principles pa rin ng information theory, the individuals are determined by the messages of their environment. Messages are complex forms. So, nakaka-apekto yung environment. Kasi, ang mga messages ay pwedeng mayroong complex na form. Okay? Kasi, iba't ibang tao, iba't ibang culture, pwedeng maghatid ng iba't ibang messages. So, these messages have an elementary defined structure as regards to the ulterior reactions of the individuals by psychophysiology's properties of the receiver. So, ito naman na tinatawag na structure daw ay nakabase naka-in terms doon sa characteristic ng individual. Itong physiology's properties. Okay, kasi nakadepende yun. So, sa magre-receive, kung ano, paano nyo ba ini-interpret. Nearby immediate messages, there are messages taken away in the time or space that are restored to the environment by means of a special channel, transmission, or temporal recording. Siyempre, kapag merong na-transmit na information sa isang lugar, halimbawa sa isang workplace, siyempre may maiiwan iyon na message. Okay, halimbawa na lang is nag-implement sa isang company ng new practice sa paggawa ng product or paggawa ng service. Siyempre makikita 'yon sa mga galaw ng tao. Kumbaga evident na yung information na iyon, yung information na hinatid tungkol sa bagong practices ay nakikita, evident. So, messages are measured by a quantity of information, which is originality, it is say, the unpredictability that they bring. Ayun. So, yung messages, syempre, it composed of amount of information. Syempre, meron pa rin yung unpredictability, unless otherwise is naihatid na, okay, or napaliwanag ng maayos yung messages or na i-transmit na yung information. Example, itong mga information na to, di ba? Ano siya? Malabo. So, uncertain siya. Pero yung user nito, limbawa, yung operator na gumagamit ng screen na ito, sanay siya dito. Kumbaga, siya lang yung makakadecode sa mga, and in check po, siya lang makakadecode sa mga characters na yan. So, nakadepende nga doon sa receiver, doon sa characteristic ng receiver ng information, paano niya i-decode. Kasi, lahat naman kasi mayroong uncertainty. Pero nakadepende nga dun sa magre-receive kung paano niya yun i-interpret. Okay? So, information is a quantity essentially different from the meaning and independent of this one. A maximum message of information can seem devoid of sense if the individual it is not able to decode it. Ayun, so mawawala rin yung sense ng information kahit gaano pa iyon kadami kung hindi naman madedecode ng receiver. In a general way, comprehensibility varies to the opposite way of the information. Ayun, so nag-iiba-iba din kasi yung comprehensibility. May iba kasi fast learner. May tuturuan kayong worker, may fast learner, meron ding hindi.
At it varies din sa opposite way of information. Meaning, mas konting information, mas mababa yung comprehensibility. Or rather, mas mababa yung information, okay? Or mas konting information, mas makokomprehend agad nung tao. Kapag madami naman, syempre, isa-isayin pa niya yun. Information na yun. Next, one calls redundancy the repetition of elements within a message that prevents the failure of communication. Of information is the greatest antidote to entropy. So, isa daw na paraan para maiwasan o mapababa or maiwasan yung entropy ay yung paggamit ng repetition. Kaya nga, pansin nyo, kapag may mga announcements, halimbawa na lang sa mga department store o yung sa mga sa hypermarket, sa SM na lang, halimbawa, kapag may inaanos, di ba inuulit? Kasi nga, para nga mabawasan or maiwasan na rin yung entropy o yung uncertainty. Meaning is based on a convention set in principle, common to the transmitter and to the receiver. It is not transported. It pre-exists potentially before the message. So, ayun na nga, yung meaning ng information na yun ay nandoon na mismo, nakalagay na doon or nasa isip na nung magre-receive. Okay? So, darating na lang information para ma-confirm. Pero yung meaning, nandun na, kumbaga, innate na yun sa tao. Iba-iba kasing tao, iba-iba magbigay ng meaning eh. Okay? So, information is in facto measure of the complexity of patterns proposed by the perception. Ayun. Kaya nga, complex yung patterns kasi nga, iba-ibang tao, iba-ibang mag-isip. Complexity alone is transported from the transmitter to the receiver. It is exactly what is not present in the receiver. So, dito sa diagram na ito, pinapakita lang yung quantity ng originality ng information of which output is limited at the receiver. Okay, kasi mapapansin ninyo, itong line na ito ay yung redundancy percent. 0% to 100% redundancy. Ibig sabihin sa 0, katapat niya yung original, ibig sabihin na hindi na uulit. Hindi na uulit yung information na yun. Okay? So, kumbaga, yung original na meaning niya, yun pa rin yun. Okay? Kaya nga nakalagay dito maximum. Ibig sabihin, yung quantity ng originality ng information ay maximum dito kapag hindi pa siya nauulit. Samantala dito, pag nauulit na siya, 100% siyang nauulit, banal siya. Ibig sabihin, wala na siyang originality. Kasi nauulit yung information eh. Kaya nakalagay dito, minimum. Sabihin yan, minimum lang yung quantity ng originality. Kasi nga, mas nauulit yung information, mas nadadagdagan pa yon ng meaning. Halimbawa, yung isang message, inulit mo na ng 3 beses. So, hindi lang basta-basta message yon. Nagbibigay pa siya ng another message. Binibigay niya ng message ay importante ang message na yun kasi bakit uulitin. Okay, so depende kung paano siya uulitin. So ito, makita nyo, receipt message, mainam daw na nasa gitna lang. So 50% lang dapat. Okay, huwag ka sa extreme para maging optimum yung pagtanggap ng message doon. Pagtanggap ng receiver ng message. So isang application nito, okay, isang application nitong concept na ito ay sa mga circuits, okay, bawa sa computer circuits. So dito nare-regulate, okay, nare-regulate yung originality ng information. Syempre base doon sa mga designated processors ito. Pansinin niyo sa mga circuits, may mga number 'yan. So kada number niyan, okay, may naka-assign diyan na task. So limited yung redundancy ng task dyan. Para nga, mabalance yung originality ng information. Nang sa ganon, yung message na mapupunta sa receiver ay optimal. Okay, so, isa yung application sa computer circuits. Next ito, medyo malabo lang yung pagkakasulat niya. Ito yung meaning of the same message sa writing text according to the particularity of the receiver. Ibig sabihin dito,
same lang yung message or yung information na nandun sa message. Yun nga lang, yung magiging dating sa receiver ay according dun sa particularity ng message na to sa kanya. Okay, so dito sa una, yung particularity of the receiver. So, kasama din dyan yung psychophysiologic mechanism, yung kaninang ating nabanggit. Pag sinabi mo kasing psychophysiologic mechanism, tinutukoy niyan is yung mga relationship ng mental condition or mental state doon sa mga muscle activities. Sabihin yung paggalaw, kasi physiologic din yan eh. Tapos psycho, sabihin mental. So yung relationship niyon, sabihin kung may nagagawa ba siya ditong habit, okay? Halimbawa, yung isang receiver, kapag may na-receive siya na information, natataranta ba siya? Okay, so isa yun. Pag natataranta, isa yung psychophysiologic mechanism. Okay? Next, individual knowing the alphabet. So, ditong nasa taas, ay kaakibat niyan nandito sa baba. Okay, so ulitin natin dito sa particularity of the receiver, ang kaakibat niya dito na example, yung physical nature of the repertory. Yung repertory, ibig sabihin yan, repertoire. Pag sinabi mo kasing repertoire, ano yan? Collection of objects. Ibig sabihin, collection of the items or objects that are particular to the receiver. Okay? So, andito siya sa original. Ibig sabihin, yung information dyan, hindi pa nagiging random. Kasi dito lang magiging random yung pag lumagpas ng threshold. Kasi ibig sabihin ng banal kasi randomness. Sabihin, nagkakaiba-iba na ng meaning. So, dito sa particularity of the receiver, hindi pa nagkakaroon ng randomness. Okay? Tapos, sunod, itong ang psychophysiological mechanism. Ayan, ito yung mga brilliant spots. So, kasama din yung tinatawag na mga parte, okay, ng pag-iisip ng tao or orientation niya kung saan malinaw sa kanya. Ano ba? Brilliant spots, shapes and dimensions. So, malinaw sa kanya yung perspective na iyon. Okay? Base doon sa mechanism niya, sa psychophysiological mechanism. So, kumbaga, andito yung mga malilinaw na kaisipan para doon sa tao. Okay? Next, individual knowing the alphabet. Yung kakibit niya dito ay typographic elements or ideographic repertoire of sound of signs. So, yan, collective group of signs naman ito. Kasi nga, sa alphabet siya. Okay? So, sa use of alphabet, nakadepende doon sa particularity or dun sa knowledge nung receiver, okay, yung magre-receive ng information, okay, kung paano niya, halimbawa, kung paano niya babasahin yung sentence, okay, na nakadepende sa signs, halimbawa, mathematical sentence. So, kung particular ba siya, o alam niya ba yung mga signs na iyon. Next, yung individual knowing, also the language and spelling. So, yun naman sa writing vocabulary. So, nasa stored knowledge niya kung paano ba yun nasusulat. So, malalaman niya kung mali ba yung spelling, okay, o tama ba yung language. So, dyan, halos original pa yung original pa yung information, kumbaga wala pang nadadagdag dyan. As next, individual knowing also the grammar, then repertory of possible sentences. So, pag may napansin, ay wrong grammar to, mas mainam siguro, ganito yung pagkakasabi niya. Okay? Tapos, pag lumagpas na dyan, dito kasi pumapasok yung tinatawag na threshold. Okay? Kapag lumagpas dyan sa threshold na yan, magkakaroon na ngayon ng variances o yung randomness, tatawag yung banal. Ibig sabihin, kung pag lumagpas dyan sa category na yan, yung information ay magiging banal na or random na, magkakaroon na ngayon ng pagkakaiba-iba doon sa original information. Okay? So, papasok dyan yung individual knowing, also the logic of the language. So, yan, nakadepende rin sa knowing ng receiver kung ano yung logic ng language. Minsan kasi, may iba na iniisip na sarcasm yung sinasabi ng isa. Isa naman, iniisip niya, normal lang yun. So, kumbaga logic ng language.
kung paano niya ini-interpret. Next, repertory of sentences having a logical sense. So, dito na papasok yung pagtitimbang-timbang ng mga sentences sa message. And last is individual having also a knowledge of this text. Okay, so sa text, yung sa teksto na binabasa, and repertory of variations. So yan, collections, collection of variations. Okay, so yun yung pinaka diagram kung saan mula original hanggang banal yung meaning ng same message. Okay, kapag nasusulat, eh, no, writing text, nasusulat according to particularity of the receiver. Okay? Example niyan is ito, yung mga billboards. Ito, picture to sa, yan, sa ibang bansa, sa China siguro to, or Hong Kong. Okay? So, yung mga billboards na yan, yung mga postings na yan, mga advertisements, syempre, kayang-kaya basahin niyan ng mga tao. Alam nila yan, kung paano yung mga alphabets, o yung mga grammar na ginagamit dyan. Yun nga lang, mayroon threshold na tinatawag, yung pinakita natin kanina kung saan magkakaiba-iba, okay, magkakaroon ng banal or randomness doon sa mga nagre-receive ng information, kasi nga iba-iba yung interpretation ng logical sense. Okay, halimbawa ito, yung sulat na ito para sa kanila, para sa iba ay okay lang, yung sa iba naman masyadong nang iinsulto, mga ganun. So, depende sa magiging logical sense ng receiver. Next, information theory, and itong tatawag na gestalt theory. So, any form is the expression of an unpredictable predictability which is measured by its degree of coherence. So, dito, ito yung sinasabi ng gestalt theory. So, dito, sinasabi lang nito na yung degree of coherence o yung systematic or logical connection ng isang message, okay, ng isang message in the form of expression ay yun yung nagde-determine ng predictability or unpredictability ng magiging meaning nito sa receiver. Okay, so yun yung sinasabi dyan. So, the comprehensibility of a form is proportional in the redundancy of this one. So, ibig sabihin nun, kung gaano ba kadaling intindihin, comprehensibility ng form ng expression na yun or ng message na yun ay proportional kung ilang beses ba siya inulit. Ayan, redundancy. So, the message, the most difficult to transmit is the one that does not contain any redundancy to any form. So, dapat ito ay to any form. Ayan, so sinasabi lang dyan yung isang message daw or isang information, yung pinakamahirap, okay, pinakamahirap i-transmit na message ay yung message na wala daw redundancy. Sabihin, walang nauulit for emphasis, okay, in any form. So, mas mahirap daw yon na i-transmit, kasi nga naman, kapag isang beses lang sinabi information, ang nangyayari madalas, mapasok sa isang tenga, lumalabas sa kabila. So, mahinam din yung redundancy kasi proportional nga yun sa comprehensibility, okay, nung message. So, yan yung sinasabi dito sa gestalt theory. Next, the notion of complex forms covers that of supersigns. Supersigns are assemblies normalized of elements known beforehand. So, yan yung, dyan mapasok yung mga stock knowledge or mga intuition nung receiver. One of the most elementary temporal form is the periodicity. So, ibig sabihin nito, nakaakma dun sa oras o sa sitwasyon kung kailan ba transmit yung message. There is perception of a periodicity as soon as it has expectation of a similar following event to those that already occurred. So, kapag naulit daw, nagkakaroon siya ng periodicity. The continuance of a shape is only an aspect of periodicity. So, dyan papasok yung pattern. Okay? Shape or pattern ng isang message. Message of information. Example dyan, di ba, kapag na bumabati sa umaga, good morning, sa
sa tanghali, good noon. Sa hapon, good afternoon. Sa gabi, good evening. So, nagkakaroon doon ng pattern or shape. Okay? Ayon doon sa period. So, nagkakaroon ng pattern na like, good muna tapos kung anong period, anong time. So, ganun yung pinaka-example nito. Sabi-sabihin, nakaka-apekto din yung time doon sa message. Next law, law of good continuation. Humans tend to continue contours whenever the elements of the pattern establish an implied direction. So, dito guys, pinapakita lang ng law of good continuation na kapag ang isang pattern ng message or information ay mayroong isang nag-i-imply siya na isang direction. Halimbawa, sa isang announcement, ang pinaka implied direction ng isang announcement ay para bigyan ng warning. Okay? Warning yung mga receiver. Okay? So, warning na mag-ingat. So, ang naging tendency na ng mga ang human kapag narinig nila yon ay ayan, nagde-develop sila or nagko-continue sila into contours. Contouring action. Ano ibig sabihin ng contouring action? So, nagkakaroon ng irregular pattern. So, naiiba. Okay? Nagkakaroon sila ng ibang pattern dun sa information. Na kumbaga nadadagdagan. So, people tend to draw a good continuous line. So, halimbawa, pagkatapos i-announce yung babala, okay, yung iba sabihin, okay lang yan, masaya pa rin tayo, pumunta dito. Yung iba naman, ay, malungkot na tayo kasi ganun. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng law of good continuation. Okay, so, yan naman, may kinalaman sa implied direction. Direction or purpose ng pattern na pinapakita ng message. Example niyan is sa mga sasakyan. So, minsan kapag may nagbebenta ng sasakyan, sasabihin sa iyo yung mga good side nito. Okay, good side, mga advantages ng isang sasakyan. So, as the receiver of the message, intindihin mo ngayon yung pinaka-direction ng message niya. Siyempre, alam mo na yung direction ng message niya is para ma-persuade ka. Okay? So, pag na nalaman mo yon, okay, naintindihan mo na gano'n na pinipersuade ka niya, you will tend, okay, we will tend to magkaroon tayo ng magandang impression, good impression, or bad information. Impression. Sabi niya, inuutulong ako nito. Sabi, wow, ang ganda nga talaga nito. So, kumbaga, magagawa tayo ng action irregularly. Sabi, nakadepende kasi sa atin kung ano magiging reaction natin. Once na malaman natin yung intended direction ng message na nare-receive natin. Okay? Next law is law of similarity. Elements that look similar will be perceived as a part of the same form. So, there seems to be a triangle in this square. So, ito nga yung mga elements. Diba, sa picture nito, ano ba yung mga elements yan? Yung circle na white, tsaka itong black na triangle. Okay? Sabi dito, meron daw triangle sa square. So, napi-perceive natin na na parte, okay? Na parte ng isang form yung mga elements na magkakamukha. Kasi nga halimbawa itong mga block triangles na ito magkakamukha sila. Okay? Na perceive natin na parte siya nung square na ito. Okay? So yun yung law of similarity. So example pa niyan is halimbawa na sa isang meeting merong mga members na similar opinions. So, as a receiver, pag na nalaman mo na pare-pareho sila ng opinions, magkakaroon ka ngayon ng perception. Naisip mo, ay, siguro magkakaalyado to, magkakakampi to, magkakaibigan to, pare-pareho mag-isip eh. Yan yung law of similarity. Okay? Next, law of closure. Humans tend to enclose a space by completing a contour and ignoring gaps in the figure. So, ito naman yung law of closure. Kumbaga, as human perception is concerned, kapag nakakita ng ganitong figure,
more or less, naisip nila na isang triangle ito. Kumbaga, nagkaroon lang ng design kung saan dinisconnect nila. Hindi nila na napapansin or na-ignore nila etong mga gaps na ito. Okay, so, pansin nyo kasi pag you look in, closer to this, may kita nyo na mayroong black inverted triangle dyan sa loob. Okay, na binubuo nyan. So, yun yung kadalasang hindi napapansin ng human perception. So, dahil nga dito sa tatawag na law of closure, mas madalas daw na ang nape-perceive ng tao is kung paano ba pinag-connect yung mga parts, okay, ng isang information para mabuo ang isang isang whole, okay, para magkaroon ng closure. So, example nito ng law of closure is yung nagiging compliant, okay, compliant ang isang tao, hindi na niya iniisip yung mga possible implications ng course of actions niya. Okay, kasi may ganoon naman tayo madalas, 'di ba? So kapag may requirements, basta mapasa lang natin yung requirements. Hindi na kumbaga hindi na tayo hindi na tayo concerned doon sa mga pwedeng implication ng ating ginawang work. Okay, basta magkaroon na ng closure, matapos lang, okay? So yun yung law of closure. Ito pang example na ito. So, siyempre kadalas natin naisip to, square lang ito. Yung mga gaps, hindi na natin napapansin. Next, information theory and aesthetic perception. Si Abraham Moles, noong 1920 hanggang 1992, was on the faculty of the University Louis Pasteur, Strasbourg, France, and director of the Institute of Social Psychology of Communications. So, he was one of the first aestheticians to deal with cybernetic issues. So, pag sinabi mo kasing aestheticians, so, isa siyang appreciator, okay? So, appreciator siya or enthusiast siya. Okay, enthusiast, kumbaga, he has great interest in cybernetic issues. Pag sinabi mo namang cybernetic issues, yun yung papasok yun sa automation. Okay? And yung science ng communication and automation, yun yung sa cybernetic issues. Okay? So, he has published a number of books, including in 1958, an influential book entitled Information Theory and at Perception Aesthetic. So, diniscuss niya yung information theory at kung paano ba paano ba yung perception? Kumbaga, paano na-appreciate? Okay, paano ba nagkakaroon ng magandang perception? Okay, sa mga bagay-bagay. Kaya siya dito yung pioneer sa aesthetic perception. Noong 1966, Moles write information theory and aesthetic perception in the University of Illinois Press. Moles was dealing with such concepts as originality. If a given message or event is certain, it teaches the perceptor nothing and cannot modify his behavior. Ibig sabihin, kung obvious na, okay, obvious naman yung originality ng isang message or kumbaga isa lang siyang message na hindi naman nagre-require ng extensive thinking, okay? So, ayun, hindi daw siya nakaka modify ng behavior at walang na ituturo doon sa receiver. So, an unexpected event has by definition a zero probability. So, pag meron daw na hindi inaasahang event, meron siyang zero probability. Hence, it substantially modifies the behavior of the receptor. So, pag ganun, pag may hindi inaasahan, nababago niya yung behavior ng receptor, ng receiver, ng event na iyon. And redundancy. The redundancy furnishes a guarantee against errors in transmission. So, ibig sabihin, pag naulit, umulit pa ulit, paulit-ulit yung unexpected event na iyon,
Okay? Mas na-modify na niya yung behavior ng receptor. Siyempre, nag-learn na yun from experience. Since it permits the receptor to reconstruct the message even if some of its elements are lacking. Example nito is yung, halimbawa, yung pagpapakita ng good example. Halimbawa, good example sa workplace. Halimbawa, ikaw yung pinakamataas, ikaw yung general manager ng isang company, pero ikaw din yung pinaka maaga pumasok, tapos ikaw din yung bumabati, kahit gwardiya, binabati mo ng good morning. So, very unexpected event yon. Ngayon, kapag nakita yun ng mga tao doon, syempre, unexpected, sabi, wow, si sir, general manager, pero ang sipag, ang aga lagi, diligent, tapos ang courteous pa niya. Yeah, very, kasi kalimitan sa mga matataas na posisyon, mga isnabero, di ba? So, ayun, pag naginawa mo yun, at syempre, pag nakita yun, yung event na yun ng mga receiver, okay, unexpected yun. Okay, at pag naulit, pag naulit-ulit yun, kumbaga naging consistent ka sa ganoon, yung mga receiver na yun, pwede silang makagawa ng isang, kumbaga, makagawa sila ng mga opinions about you, okay? Kasi kahit hindi ka pa naman nila kilala, ang mga magiging feedback nila, sabihin nila, ay siguro si sir, ano siya, lumaki siya galing sa mahirap, kaya siya humble. O si sir, baka Christian to, kaya ganun, no? Diba? So, or inspired siguro si sir. So, ganoon. Kahit missing, wala naman silang idea doon sa pinapakita ng event, nakaka-construct sila, okay, ng message or meaning. Okay, so yun yung doon pumapasok yung aesthetic of perception kapag merong unexpected event at redundancy noon, nung event na yun. So, yung functions of perception, a coherent system of analysis must define requirements for the conception of the product. So, dapat kung systematic or merong mga logical connection ang isang system ng pag-analyze. Okay? Pag-analyze ng isang message. So, dapat dine-define nun yung mga requirements. Okay? Yung mga requirements para ma-construct. Okay? Ma-construct yung isang message or yung product. And coordinate aesthetic. So, nagkakaroon ngayon ng magandang pag-coordinate. Pag-coordinate ng message na yun sa mga receiver. Technical, ergonomic. Okay, so dapat sa mga technical, depende yan sa settings. Halimbawa, office settings. O, syempre, pag mag-convey ka ng message, dapat magalang ka. Okay, babati ka muna. Ano pa? O pag taga-ibang bansa, syempre, aaralin mo muna yung culture nila bago ka makipag-usap sa kanila. So, dapat ginagamitan ng technical. Okay? Technical way. Ergonomic, ito alam nyo na. Okay? Dapat human-friendly. Economical factors. So, dito papasok kung may gagamitin ba tayong mga resources katulad ng telephone, computer, internet, kung gaano kabilis. So, dyan papasok yan. And marketing. So that the product offers most value has the user. So, sa marketing, ibig sabihin, dyan na yung persuasion. Para mahikayat or ma-impart mo dun sa receiver, particularly nga sa customer, kung ikaw ay nasa sales department, yung gusto mong iparating at mapaniwala mo talaga siya. So, we call up exactly functions design. So, yun yung pinaka nagme-made up nito. Nung function of perception, yung disenyo ng function niya, or function of perception. The functions that the product must assure besides physical functions to reach its purpose. So, pag gumagawa ng isang product, so dapat ma-achieve din itong functions design or function perception through good communication of information. Hindi lang yung nagsiserve ng physical for a function. Halimbawa, may isang product, cellphone. Okay? Sa cellphone, hindi lang yung makikita na maganda siyang tingnan or durable siya. Okay? So, easy touch siya. So, hindi lang dapat ganun. Dapat
yung software there, software din, okay, yung software ng cellphone, dapat nag-impart din ng function of perception. Okay? Nagkakaroon ng aesthetic. Aesthetic or kagandahan ng pagko-communicate ng gusto nating maiparating sa customer. Kaya nga 'di ba, yung mga brand ng cellphones may iba't ibang punchline 'yan eh. Halimbawa yung Oppo. Nabasa ko lang ang sabi sa ng Oppo, flaunt your night. Sabihin ng flaunt, show. May show off. So, pagmalaki mo ang gabi mo. Ibig sabihin, malinaw yung camera ng cellphone kahit gabi. Okay? So, next. So, information aesthetics pa rin. Ito, meron tayong tao dito na pioneers din na si Max Benz noong 1910 hanggang 1990. So he was a philosopher with a strong background in the sciences. He was a concrete poet, a supporter of the arts, a prolific author. Pag sinabing prolific, sabihin fruitful. Okay, so marami siyang naging outputs. An inspiring lecturer. He lectured about Charles Sanders Peirce and his semiotics at the time, late 1950s, when hardly anyone did this. Kasi itong si Charles Sanders Peirce, yung mga pag-aaral niya tungkol sa semiotics o yung pagka-come up sa meaning. Okay, yung mga investigations niya, paano ba nagkakaroon ng meaning ang isang information base sa receiver, noon ay wala pang nakakapag-discuss. Okay, so ibig sabihin, malalalim yung pag-aaral niya ni Charles Sanders. Maliban dito kay Max Benz, kumbaga, siya yung pinaka nag-discuss nung mga writings o pag-aaral nitong ni Charles Sanders Peirce sa mga semiotics o yung pag-i-investigate sa kung paano ba nagka-come up ng meaning ang mga receiver of information sa isang message. Okay? So, parte pa rin ng information aesthetics. Arguably, the most important contribution of Benz was his information aesthetics. So, ito yung, kasi nga, nandito siya, under pa rin ito yung maging contribution niya. A fervent fighter against emotion-based value judgments. So, isa siyang gusto niya, isa siyang author na nagpo-promote. Okay, na dapat hindi daw nakabase sa emotion yung magiging judgment. He considered any artifacts as in principle and object also for aesthetic analysis and evaluation. Sabihin, sa mga messages sa ating mundo or kapaligiran, nakakalap siya ng mga evidences o yung mga artifacts kung saan ina-analyze niya yon or ini-evaluate niya kung maganda ba yung pagkakagawa ng message, pagko-construct. The aesthetic object was a complex sign that functioned in the process of communication. So, yun yung pinaka sinabi niya dito na ang aesthetic object daw or yung nagpapagandang item sa the way that an information is communicated ay isang complex sign. Okay? Complex sign siya. So, hindi lang simple, kumbaga maraming factors na nakakaakibat dun sa sign na yon. Relying on G.D. Birkhoff's aesthetic measure of order and complexity, Helmar Frank and Roel Gunzenhauser defined the micro-aesthetic measure as redundancy in complexity. So, yun yung mga pioneers dito sa aesthetic measures na ito, where these two components were measured quantitatively in terms of the information theory of Shannon. So, ibinangga nila yung mga measures nila, okay? Quantitatively, doon sa mga findings naman ni Shannon. Okay? So, next, this theory was influential during 1960s, not only with theoreticians of aesthetics, but in the entire community of concrete artists, writers, and designers. Benz's version of information aesthetics was an aesthetics of the object. So, yung version daw niya is, kumbaga pinapakita yung uniqueness ng object, kasi tungkol lang talaga sa object, yung kagandahan
nung message na nagmumula doon. Abraham Amos developed at the same time an information aesthetics that look off from the observer and therefore contained also subjective measures. Ayan, si Moles may na-develop din. The term information aesthetics gets used again after year 2000. Its meaning is completely different. Okay? So, kung gusto nyong mabasa pa comprehensively yung work nila, dito ka pwede pumunta sa site na ito. Okay? So, next. So, ito naman ngayon yung pinaka-model ng information aesthetic. Okay? Pagka, ito yung sinusundan niyang model. So, yung una dito, no, formal function of structure, syntactic information. Ibig sabihin, naka-base lang yan sa syntax. Kung pag sinabi mo kasing syntax, kung paano ba yung rules ng pag-arrange ng mga words, co-phrases, okay? Sa modern language. So, kapag nakabase doon, syempre, mayroong order and mayroon ding complexity. Okay, halimbawa sa order, yun yung madalas na ginagamit. Okay, yung mga pinag-aaralan sa school, yung mga formal words. Sa complexity naman, dito na papasok yung sa iba't ibang dialects. Okay, kung paano sila mag-compose. Minsan, pag Bisaya, madiin yung E. Okay, tapos madiin din yung O. Okay, sa complexity. So, diyan na papasok yung character. Character nung gumawa ng information. Okay? Or ng message. Tapos, sa gitna nitong ang sumunod dito na category is yung function of sensory perception. Ibig sabihin yan, kapag pumasok yan, okay? Pumasok yan sa pagitan nitong dalawa kasi yung nasa baba ay function of meaning or semantic information. Ibig sabihin dito na nagkakaroon, pumapasok yung meaning, nagkakaroon na ngayon ng meaning yung mga phrases na ginawa dito sa syntactic information. Kaya siya nagkakaroon ng meaning dahil dito sa sensory perception. Diba nga, pagkatapos i-perceive, doon palang nagkakaroon ng meaning. So, under niya, nung functions of sensory perception is ito. Denotative information. Sabihin kung ano ba yung tinutukoy na information, pupunta siya sa practical indications, kung meron siyang mga practicalities na nag-i-indicate dun sa information na yon. So, ito yung example niya. Functioning, practicability, sight reading. So, ito yung mga tungkol dun sa information na yon. Kung ano yung function niya. So, ano ba yung application niya? Practicability. Yung sight reading naman. Kung paano ba siya binabasa. Then, sa nature of, dito sa pangalawa, yung nature of the product naman. So, ito yung appearance, color, weight, material, function. Okay, tapos, in another side is yung connotative information. Pag sinabi mo naman connotative, yun yung ini-imply o sinasuggest. Okay, sinasuggest na meaning ng information. So, dito siya sa sign, pwede siyang pumasok sa mga sign, okay, sa sign function, tulad ng social value, kung ano ba yung pinapahalagahan sa culture, social, o cultural value, social reference, cultural reference, and other product reference, etc. Pwede rin siya dito nakabase sa symbolic function, cultural symbolic, social symbolic, and symbolic status. Okay, so ito yung pinaka-model ng information of information aesthetics. Okay? So, under pa rin ng function ng perception, pero dito na tayo sa semiology or theory of signs. Sabi ko kanina, yung semiology is, ano yan, investigation. Paano ba nagka-come up sa isang meaning? Okay? So, term semiology from Greek semion, sign, and logos, speech knowledge, was proposed by Ferdinand D. Saussure, course of general linguistics, from the course of general linguistics, and the discipline that it indicates defined as studying the life of signs within the social life. Ayun, so, naghahanap ka ng meaning through the signs. Social life, sabihin sa pamumuhay, uri ng pamumuhay ng mga
receiver or ng mga tao. In the heart of this project takes place the conception of the sign as an entity into two phases. Yung unang phase daw ng sign ay yung tinatawag na signifier. So, yun yung reducible in an acoustic image or physical form of sign. So, pwede nating makita yan as acoustic image. Okay? And one signified concept reality, a mental representation of the sign. So, hindi na siya image, kumbaga, nasa pag-iisip na nung receiver. Okay? Nakatatak na sa isip niya. The report among the two having for main characteristic its arbitrary power. So, nakadepende pa rin doon sa receiver kung ano yung malakas o papaganahin niya. Yung signified ba o yung isa, yung signifier. Okay? So, ito yung pinaka-model ng theory of signs. So, emitter, ito yung nag-i-emits ng sign. Okay? So, nakalagay dito ay medium. Sabihin yung sabihin niya ng medium, nakaka-influence, medium lang. Okay? Kumbaga, half-half. Meron yung nag-i-emit ng sign, meron siyang influence na medium, kaya yung kalating influence naman ay sa receiver. Okay? Sila yung nakaka-influence sa message. Okay? Yung message na yun, syempre, meron siyang code. Okay, code na bawa, language, alphabet, tapos itong referent, kung saan siya naka-reference. Bawa, Chinese, edi siyempre Chinese Mandarin yung pagkakasulat. So, depende kung saan naka-reference. And, ito naman yung expand ng mga factors na ito. Limbawa, yung referent, siyempre pumapasok siya sa nature, kung saan ba siya naka-reference. Halimbawa, lumaki siyang American. So, more or less, yung reference niya ay English language. Yun yung nature niya. Okay? Tapos itong signified and signifier is nandito siya banda sa may bandang gitna. Pero hindi naman gitnang gitna ng nature and culture. Mas lamang pa rin ang nature. Kasi di ba nga kanina, sinabi natin yung signified tsaka signifier is kung paano ba ini-interpret yung sign o kaya o yung wish sign doon sa pag-iisip ng tao kung ano yung orientation niya doon sa sign na yun. Kaya nakaugat pa rin yun sa nature. Tapos itong more on culture na itong myth and connotation. Okay, kung ano yung ini-imply, ano ba yung sinasuggest. Kasi limbawa pag Muslim, siyempre mas sinasuggest nila na yung lalaki pwede mag-asawa ng more than one kung kaya. Okay, so iba't ibang culture, iba't iba yung suggestion. Myth, syempre, yung mga kwentong bayan, alam nyo na yan. And, syempre, yung ideology, iba't ibang culture, may iba-ibang ideolohiya. Kaya nga minsan, may nag-aaway-aaway, Katoliko versus Muslim, kasi magkaiba nga ng culture or ideology. So, dyan po, and dinidescribe nga nyan yung mga factors na yan na nagko-compose doon sa theory of signs, okay, or symbols. Next is functions of perception. Pa rin, okay? So, under ng signified, a concept or meaning as distinguished from the sign through which it is communicated. Sabig sabihin, dapat distinguish yung meaning na iyon sa symbol na iyon. Kasi kapag hindi naman distinguish, sabihin, hindi naman ini-impart nung symbol na iyon yung message, hindi siya mako-communicate. So, this is abstract concept, a mental representation. So, halimbawa niyan is, halimbawa, kulay red. Ang red, sumisimbolo sa digmaan. Di ba kapag yung red sa Philippine flag ay nasa taas, ibig sabihin, gera. Okay? Tapos, ano pa? Halimbawa, yung red din, yung color red naman na ballpen, kung sa Korea, ibig sabihin na patay na yung taong isinulat yung pangalan sa red na ballpen. Okay? So, ganun. Iba-ibang meaning. Signifier, a symbol, sound or image as a word that represents an underlying concept or meaning that refers to the signified. Okay? So, dito naman, papasok na yung meaning.
Okay? So, meaning na siya. Dito kasi konsepto pa lang. Halimbawa nga yung kanina, kung color blue, sabihin kapayapaan, konsepto ng kapayapaan. Pagdating sa signifier, bakit kailangan ng konsepto ng kapayapaan? So, mayroon pang extended meaning. Okay? So, this is the physical form of a sign that we perceive through our senses. Okay, so kung nakikita natin sa kapaligiran na mapayapa, kaya pala color blue ang pinaka sign dito kasi mapayapa ang kapaligiran dito. Okay, so yun yung sa signifier. Then, functions of perception pa rin, kasama dyan nga itong denotation. A direct specific meaning as distinct from an implied or associated idea. So, ibig sabihin ng denotation, okay, so, bago tayo nagkakaroon ng isang implied perception, okay, nagkakaroon muna tayo ng denotation. Okay? Kasi sabi specific meaning eh. So, kung makakita tayo ng stimuli, halimbawa, nakakita tayo ng, or nakarinig tayo ng tumatahol. So, madedenote natin yun as aso yun, kasi tumatahol yun eh. Okay? So, distinct siya, ibig sabihin ng distinct, hiwalay pa siya. Okay? Hindi siya kasama ng implied or associated associated idea. Kasi itong implied or associated, mas mataas pa to. Kaysa, mas mataas pa yung level of thinking niya kaysa dito sa denotation. Okay, so dito yung papasok ngayon sa connotation, yung pagbibigay ng implied or associated idea. Ayan, the suggesting of a meaning by a word apart from the thing it explicitly names or describes. Something suggested by a word, sign, or thing. Ayan, so ibig sabihin nito, ito yung pinapakahulugan ng mga salita, okay? Mga salita, mga symbols, o ng isang bagay. Example nito sa mga Chinese traditions. Okay, so marami silang paniniwala. So maraming suggested beliefs. Halimbawa na rin sa feng shui, di ba? Kung saan nilalagay yung mga gamit. So maraming suggested beliefs. So, yun yung pagkakaiba ng denotation at connotation. Ibig sabihin ng connotation, mas higher or higher level of thinking siya or another level kaysa dito sa denotation. Kasi pag sinabi mo denotation, na-denote mo pa lang yung isang object kung ano siya. Pag pumunta sa connotation, nabigyan mo na siya ng suggestive or suggesting meaning. Kung ano yung suggested meaning niya. Ito mahalaga tong concept na to kapag gagawa tayo ng mga symbols, okay, symbols sa isang company. Halimbawa, yung mga symbols ng personal protective equipment. So, dapat, yung symbol na yun, napapakita niya talaga kung ano yung dinedenote. Halimbawa, ang gusto mong iparating ay kailangan magsuot ng hard hat. So, ang symbol, syempre, hard hat. O kaya, mas mahinang pa, merong worker na nakasuot ng hard hat. Okay, sa symbol. So, ano naman yung connotation nun? O pwede natin ipakita dun na magiging safe yung worker kapag nagsuot ng hard hat. Okay, so may application yan sa paggawa ng mga communication methods sa isang company. Next is, ito yung mga meaning, messages, and sign. So, si Charles W. Morris uses in his theory of signs semiotics three classes of signs. Okay? So, by the way, si Charles W. Morris isa siyang American philosopher at semiotician. Eh, kaya nga, nandito siya. Ito yung field niya, semiotics. At again, ang ibig sabihin ng semiotics ay yung science ng pag-investigate. Okay? Kung paano ba iniimbestigahan yung pagkakaroon ng meaning. Kung paano ba nag-arrive sa meaning. Okay? So, yung una nga ay syntactic. Yun ay tungkol sa disposal of signs. So, ibig sabihin yung disposal of signs, sabihin yung gamit. Okay? Kung saan ba nadi-dispose o saan ba, ano yung direction ng sign. Okay? Yung gamit kasi yung syntactic, more on syntax o yung structure. Okay? Structure or purpose ng symbol na yon. Okay? Next, semantic. So, yung pag-semantic naman, yun yung meaning ng signs. Pragmatic, yun yung the use of signs. Kasi pag sinabi mong pragmatic, yung practical applications, realistic applications. So, in the semantic aspect, pragmatic plus semantics according to Morris. So, dapat daw yung mga meaning ay realistic. We shall imply ill the experiences and personal knowledge.
So ito may typo, dapat we should imply all, lahat, okay? Lahat ng experiences and personal knowledge, associations, preferences, and value judgment of a cultural context. Kasi lahat ng yan, pumubuo sa konteksto ng realidad. Okay? Kasi pag sinabi mo nga pragmatic, ano yan eh, practical or realistic. Realistic application. Next, the syntactic and semantic aspects must not be interpreted completely independently. So, hindi daw sila dapat ini-interpret ng magkahiwalay. Sabihin, dapat magkasama. Bakit? There is not unity of element meaning. Meanings appear only from a wide context. So, ito, typo na naman, dapat there is no unity of elementary meaning. Kasi nga, kapag sinabi mo ng syntactic, yan ay tungkol sa purpose, okay, or sa structure na nagbibigay direction kung ano ba yung pinaka-purpose nung mga signs or symbols. So, that alone, hindi mo siya dapat na-interpret ng ganun lang. Sasama mo talaga siya ng semantic para mabigyan ng meaning. Kaya kailangan magkasama mong i-interpret yung syntactic tsaka semantic. Ito, pinaliwanag pa kada isa-isa. Yung syntactic nga, yun yung disposal, the relation between elements and there, the formal organization is called disyntactic in the information theory or syntactic aspects that some designers call also formal logic. Ayan, kasi pag sinabi mo nga syntactic, yun yung pinaka-syntax or yung logical arrangements ng mga parts or elements ng isang symbol. So, dyan na pumapasok yung mga rules, okay? Rules governing how to create a symbol, a particular symbol. In theory, the syntactic is neutral regarding to a value judgment and is mathematically noticeable. So, ibig sabihin lang noon na neutral siya, ibig sabihin hindi siya subjective, okay? Hindi siya subjective sa kung anong mang judgment. Depende doon sa nagja-judge. Okay? Tapos, mathematically noticeable, ibig sabihin measured or merong may mga makikitang measure differences, okay, doon sa mga elements niya. Halimbawa, yung isang side makapal, yung isang side naman ng symbol hindi makapal. So meron, kung i-compute mo, okay, or to i-quantify mo, makikita mo noticeable yung differences nila or similarities ng characteristic or elements. Practically, nevertheless, this neutrality disappears. Eh, nawawala din naman daw kasi nga kung saan siya ginagamit. Okay? Halimbawa, ginamit mo yung symbol na 'yon para i-promote, okay? Promote ang productivity. So nawawala din neutrality. Ibig sabihin lang nun, nasa side na siya ng productivity, wala siya dun sa side ng laziness. Okay? So, pag ginamit mo na yung sign na yun, nawawala yung neutrality kasi nagkakaroon na siya ng purpose. The syntactic organization as a function, make recognizable practical functions, simplify a complicated context. So, ito kung paano mo ba inorganized or ginawa yung isang symbol. Okay, nasisimplify niya yung isang konteksto. So, example dyan is, halimbawa, safety first. So, paano ka gagawa ng isang symbol na ang pinopromote ay safety first? Okay? So, dapat, yung structure nun or yung organization ng mga elements na ilalagay mo sa symbol na yon ay nagsisimplify doon sa mga rules. Okay? Rules under ng safety first ng company nyo. Kumbaga, nasa-summarize na doon sa symbol na yon. Mention partial qualities or to unite various products in a system. Ayun, syempre, dapat ini-embody rin ng symbol na yon yung quality, okay? Quality or yung mga produkto o servisyo na ginagawa ng system ng company. Okay? Anong example niya na symbol? Halimbawa na lang sa mga logos. Example ng logo ay, halimbawa, Jollibee. Okay, so sa Jollibee, pinopromote nila yung masayang pagkain. Bakit? Kasi, pangalan palang Jolly, ibig sabihin, masaya na yon. Tapos, yung pinaka-logo nila, nakangiti na bubuyog, okay? Bubuyog na may mata, ilong, at saka bunganga na katulad ng tao, tapos masaya. So, pinopromote nila yung masayang pagkain. Kasi nga, pagpunta mo palang sa Jollibee, di ba?
iba-iba yung kulay. Yung mga kulay dun, red, red, green, okay, yung mga lively colors. Tapos, syempre, yung mga meals nila is, dapat gusto ng mga bata kasi karaniwan sa mga masasaya, mga bata. Okay, kaya yung symbol nila, pinapakita lang symbol, isang Jollibee, sabihin, masayang kumain dun. Okay, tapos yung B ay nagsisilbing mascot yon, mascot na nagsisilbing nakakaaliw, okay, nakakaaliw, particularly na nga sa mga bata. Kasi nga, pinaka, ano nila, customer talaga, mga bata. Kaya nga, meron din silang natawag na mga kiddie meals. So, doon pa lang sa symbol, may kita na yung pinopromote. Okay, pinopromote ng company na produkto o serbisyo. Next, semantic. Syntactic can be presented as basis condition of a much huge domain. So, magiging basis lang yon yung structure kanina ng symbol kung gagawa tayo. Meanings transmit by elements and their organization. So, iba-iba din kasi yung mga meaning, okay, na ma-incorporate natin sa mga symbols depende kung saan siya ginagamit. Okay? Kasi syempre iba sa loob ng isang organization, iba-iba yung magiging meaning or symbols. Okay? Halimbawa na lang sa Bulacan State University, mapapansin nyo na hindi naman pare-pareho yung logo. Siyempre, iba-iba yung logo ng main campus, iba rin yung logo ng Bustos Campus, iba rin yung logo ng Mineses Campus. Tapos, halimbawa sa Bustos Campus or sa main campus, iba rin yung logo ng CITE Department, iba rin yung sa CIT Department, sa EDOC Department. So, iba-iba, okay? Nag-iiba-iba nga kung paano ba siya ginagamit ng organization. Okay? So, doon na papasok itong semantic. Products are perceived as being gone out of fashion. New, original, boring, cold, sterile, erotic, light, solid, cheap, prestigious. This sum of meanings we shall call semantic aspect of or semantics, kasi nga nagkakaroon na ngayon ng particular meaning from the symbol ng syntactic, nagkakaroon ka na ngayon ng particular meaning, psychological and intellectual relation between the product and the user. Kaya kung babalikan natin yung example kanina, yung logo ng BSU, iba-iba sa mga campuses, mapapansin nyo yung mga logo ng mga campuses ay may kinalaman dun sa pinagmamalaki nung municipality. Halimbawa sa Bustos, mapapansin nyo yung logo nun, mayroong kasama sa pinagmamalaki ng Bustos. O kaya naman sa yung sa significant characteristic. Okay? Halimbawa sa history, kung ano ba yung pwedeng makuha sa history ng municipality na yon. Kaya ngayon, mapansin nyo, yung logo ng Bustos, meron siyang mga eagles. Okay, kasi simbolo yun ng katapangan. Kasi once in the history, nangyari din na nagkaroon ng kabayanihan sa Bustos nung gera. Okay, nung panahon pa ng mga Amerikano. So, doon siguro kinuha yun, yung eagle na yon as symbol ng katapangan. Tapos under ng Bustos, makikita mo rin iba-iba ring logo ng CIT, CIT, EDOC. Okay? Tapos iba-iba rin yung nakalagay na symbol doon. So more on, kumbaga mas lumalapit doon sa stakeholder. Okay? Halimbawa sa engineering, makikita nyo doon is, or sa College of Business Administration, makikita nyo yung symbol doon is, may dalawang tao na nagkakamayan. Okay? So parang nagkaroon sila ng business deal. Okay? So depende na nga doon sa user. Okay? Sa relationship ng product or ng serbisyo at ng user. Okay? Doon na po papasok yung semantic. Kumbaga, nagkakaroon ng in-depth meaning na. Okay? So, ayun nga, sabi, pag mag-i-interpret ka, dapat hindi mo nga ipag-ihiwalay yung syntactic tsaka semantic. So, dito, we are inclined to attribute to these three televisions. So, ito yung example ng television ng 1980, 1955, and 1940. Example nung, pinaka-schematic diagram niya, yung front view. Okay? Three different times in spite of similarity in the construction and the syntactic elements. Kasi nga, mapapansin naman natin na magkakaiba-iba sila. Okay, yun nga lang, mayroon din silang similarity dito sa syntactic elements. Ano yung pinaka-similarity nila? Ayan, mayroong isang pa-square dito or rectangle sa gitna, malaki. Tapos mayroong mga bars. Okay, nadikit-dikit, pare-pareho sila. Yung nga lang, lumiliit, okay? O pag habang tumatagal yung panahon, lumalaki, okay? Mula maliit nung 1940, yan, lumaki nung 1980. So,
The judgment of proportion depends also on a technological development and cultural context. So, ibig sabihin lang nito na hindi lang ang pinaka-meaning nito, okay? Pag in-interpret mo yung syntactic and semantic aspect nito, ang pinaka-meaning nito, hindi lang dahil sa taon, okay? Pero dahil din yun sa technological development and cultural context, kaya siya nagbabago. Okay, so there is more characteristic to compare, hindi lang yung time. Okay, pag pinagsama mo yung syntactic and semantic dito sa example na to. Dito na tayo sa perception and meaning experience. Our meaning experience depends on some number of factors existing in systems and environments in which we live. Ayun, so yung na-experience daw natin na meaning or kahulugan sa pag-accept ng any information ay naapektuhan, okay, ng mga factors, syempre, sa ating kapaligiran o sa sistema na ating sinusundan. Our experience also influences by our relations with the product. Yun, so yung experience natin ay nakaka-apekto din doon yung relasyon natin sa product or sa serbisyo. Halimbawa, ang experience mo ay isa kang worker, okay? Sa na nagbibigay ng serbisyo sa company para gumawa ng product. So ang experience mo sa worker, syempre iba doon sa experience ng ibang tao as a customer. Okay, so magkaiba 'yon. Kung ano ba 'yung relationship. So according to its personality, of its capacities, and as well according to environments. Ayun yung mga factors na 'yon, personality. Kasi nga naman, kung paano ka ba mag-react? Okay, ano ba yung character mo? Halimbawa, mabilis ka bang mainis? O patient ka ba? Ayun, capacities naman, kung kaya mo bang umintindi ng mga mahihirap na problems or yung madadali lang. Okay? Yung environment or systems, kung ano nga yung sistema or yung surroundings, sistema doon sa working surroundings mo, of different nature. Each one experience the product. It is, for example, the company in which we work, our organizations, our private environment, and our society. So, yun yung pinaka-environment na factor saan tayo nagtatrabaho. Next, factors that influence our meaning experience. So, the figure shows, yung susunod na figure, the next figure shows the superimposing of a private environment and of the society. So, ito yung figure na yan. Nakita, itong blue, halimbawa, itong blue yung company or school. Tapos, itong yellow, yun yung society. And nag-superimpose sila, ibig sabihin, nagsama sila, okay, sa papakita yung relationship. In the bottom is that the common naming indicates laws, rule, etc. So, yun, nasa bottom daw. So, dito, itong AA section na to, pansin niyo, di ba, may A dyan, A. Kung baka kinat, okay? Ito ngayon yan, yung kinat na yan. So, zoom natin. Medyo malabo yung nakasulat. Ayan, sabi dito, yung nasa bottom daw, okay? Yung laws and public order. Okay? So, yan yung isa sa mga nakaka-impluensya. Okay, next, physical background. So, ano ba yung environment? Maayos ba? Ano ba yung physical characteristic ng environment? Maayos o magulo? Social background. Ito naman kung ano yung kultura. Okay? Or paano ba makitungo yung mga tao? O paano ka ba makitungo sa mga tao? And ito pa yung more particularly, yung cultural background. Okay? Halimbawa kung Muslim ka o Kristiyano. So, yun yung mga pumapasok kung paano, ano ba yung mga nakaka-influence, okay, sa tao na makikita natin sa society. Kasi di ba society yung, ayan yung kulay yellow, society yun. Okay? Some are also anchored in the consciousness of the generations that they are identified as ethics and moral. Ayun, yung ibang factors na nabanggit kanina, yung laws, rule, cultural, social, etc.
Yung iba doon, masyadong nakaka-influence yun. Kumbaga naka-anchored na, naka-angkla na, hindi na matatanggal yun. Okay? Kaya, dahil nga hindi siya natatanggal, ina-accept na yun as ethics, social ethics or moral. Okay? So, anong example nun? Halimbawa na lang, di ba, pag yung babae kapag nangaliwa, parang sobrang pangit tingin sa kanya, no? Pero pag yung lalaki nangaliwa, parang normal lang. So, yun, kasi kumbaga naka-anchored na yun sa consciousness na ganun eh. Ngayon yung kumbaga hindi na natatanggal. Pero kung titimbangin mo talaga sa bata, syempre, pareho lang yun, okay? Pero nga dahil nga, social, kung ano yung socially accepted, okay? Naka-anchored na sa consciousness, kumbaga na-accept na. Okay? Halimbawa ngayon, sa generation ngayon, sabi dito generation, di ba? More, ano, nagiging mas liberal na yung mga kabataan ngayon, okay? So, yun yung pinaka more ano pinaka na-identify na ngayon na ethics or moral. Example ba yan yung pagmamano, di ba? So nawala na rin yung mga yun kasi nga iba na yung generation ngayon, generation dati sa generation ngayon. Dimensions, proportions, classifications, materials, disposal, climate, etc. Characterize physical environment. So yun yung mga bumubuo ng physical environment. Okay, dimension kung ano ba yung sukat, okay, ng labaw, ng work environment, malaki ba, maliit, proportion, okay, kung proportional ba siya, yung bawat parte niya sa gamit, okay, kasi mamaya, maliit lang pala yung gamit nung area, bakit malaki yung provided na na machine doon, okay, so dapat may proportion. Classification, so ibig sabihin nito, kinaklasify ba yan, kung anong area yan. Okay, halimbawa, hazard area, kaya safe area. Pag hazard area, kailangan ng personal protective equipment. Materials, ano ba yung mga materials dyan? Kaya nga may iba-ibang warehouse. Disposal, pagdating sa mga waste. And climate also. So, dito na sa papasok na dito yung lugar, okay? Kung malamig ba o mainit ang lugar. So, it can also be described as environment of work, of house, education, of transport, of relaxation. So, yun yung mga example ng environment. Social environment contains factors, leaders such as status, social, economical, political, or educational. So, yun yung mga pangunahing factors pag sinabi mong social environment. There is also mobility regarding to our activities or places. So, ano-ano yun? Attitudes, social traditions, behavior, etc. So, lahat ng ito, guys, ay mga factors na nakaka-influence sa paano ba natin na-experience yung isang meaning. Within the framework of the cultural environment, one can speak about fashion, about taste, about cultural level, about traditions, about symbolism. So, nakadepende din kasi dun sa framework ng cultural environment niya. Okay, halimbawa, ang culture ay sa mga tribo. So, iba yung mga culture sa tribo. Halimbawa, kapag nag-asawa, okay, nag-asawa ng higit sa isa, kung Muslim, opo, pwede yun. Pag Kristiyano, hindi. So, nakadepende kung ano sa structure or framework ng culture nila. Kung paano makakapagsalita o makakapag-interpret yung isang tao doon sa mga bagay-bagay na sinabi dito. Kaya nga dito sa drawing, makikita nyo na ito kasi yung tao na nag-observe, tapos ito yung object. Okay? Yung object na nasa loob ng working environment niya, company or school. Pero, pansinin nyo, nakapasok yung mga yung society, yung kulay yellow, tsaka personal background dito sa pinaka-shape ng company or school. Kasi nadadala kasi nung tao or nung worker yung mga yan, mga factors sa society at saka personal factors doon sa trabaho niya. So, diyan pumapasok yung paano niya ba na-experience, okay? Yung meaning, okay, sa bawat karanasan niya doon sa trabaho. Halimbawa na lang is ikaw pag nagalit ka sa tao mo or sa worker mo sa trabaho, bawa, nasigawan mo siya, yung personal background niya, hindi pa siya nasisigawan eh. Tapos sa society naman niya, konti lang yung naninigaw, baka mag-resign yun, hindi siya sanay sa sinisigawan. Okay?
So, ganun, ganun kung paano mag-react, kung paano ma-experience yung meaning, okay, sa mga information na ina-absorb. Tapos may tinatawag ding semantic differential. So, semantic differential technique is well known to professional social scientists. As innovations go, it has quite a long pedigree. So, ibig sabihin lang itong pedigree, merong recorded applications itong semantic differential sa mga innovations or improvements. For it builds upon psychological work in psychology and quantitative semantics that is over a half century old. So, gamit na gamit itong semantic differential. Okay? Lalo-lalo natin sa field ng psychology tsaka quantitative semantics. Developed by Charles Osgood and his colleagues, it has been applied cross-culturally with remarkably consistent result, and while claims for its universality must be treated with some skepticism. So, na-apply na siya sa iba't ibang culture. Tapos, consistent naman daw yung result. Pero, sinasabi na yung universality niya, sabihin yung applicability niya, okay, sa lahat, ay questionable pa daw, yan, skepticism. It appears to provide reliable data no matter where and when it is used. So, yun yung findings nila, Osgood, sa kanilang research, yan, si Susie and Tannenbaum at iba pa. Okay? So, ito nga yung semantic differential as a theory. The idea behind semantic differential analysis is deceptively simple. So, pag sinabi mo kasing deceptively simple, so, ibig sabihin lang nito na mukha lang siyang simple, pero hindi talaga siya simple. Kaya sinabing deceptively simple. It is based on the assumption that clues to the structure of prejudice can be obtained by inquiring into the psychological meaning of concepts and perceptions. So, dito iniimbestigahan yung prejudice. Okay? Prejudice ng mga respondents. Okay, so halimbawa may ipapakita sa kanila isang situation. So ano yung prejudice mo? Tatanungin. Judgment mo sa situation na ito. Okay? So halimbawa may nag-away na dalawang worker. Tapos yung kada isang worker nagsabi ng mga katwira nila. So depende dun sa manager kung ano yung magiging prejudice niya. Okay? At yung mga prejudice na yon ay yan, may binubuo ng mga clues. Yung mga clues na yon, okay, dun sa structure ng prejudice, yun yung pinagbabasihan para ma-inquire kung ano ba yung psychological meaning nun. Okay? Ayan, concepts and perception. Social stereotypes can be explored by inviting subjects to respond to specific items by checking the position on a 7-point bipolar adjective scale, which best represent the direction and intensity from slightly to quite to extremely of the subject's judgment. So ito, gamit na gamit ito sa mga survey. Okay? So makikita nyo, mayroon yung mga level yan. Sinabi dito, slightly, papuntang quite hanggang extremely. So to the word pacifist, a person might reply weak or strong. So, ganito yung maging reply daw niya. Ibig sabihin niya, this would indicate that the concept na pacifist evokes a quite strong connotative association with weakness in the mind of his hypothetical subject. Nga pala, ang ibig sabihin ng pacifist ay, yun daw yung taong naniniwala na ang war or ang gyera or any violence ay unjustifiable. So, walang sapat na cause or right cause. May walang dahilan para magkaroon ng gyera or any violence. So, yun ang ibig sabihin ng pacifist. So, ibig sabihin, so dito, kaya yung sinabi dito ay quite strong connotative association with weakness. Kasi yung boto dyan, yung X dyan, malapit sa weak. Kaya malayo sa strong. Ibig sabihin, tinatanong yung tao kung pag naisip doon yung pacifist, ano ibig sabihin nun? So, mas, para sa kanya, mas weak. Kasi nga naman, ayaw ng gera, ayaw ng kaguluhan.
Okay, or ganun, ayaw ng ganun, ng kaguluhan. Kaya para sa kanya, weak yung tao na yun. Kaya nilagay niya dito. So, yun yung sabihin nito. So, next, semantic differential, yung pinaka-method niya. The fundamental method is quite unpretentious. So, ibig sabihin, hindi nag-a-assume, okay? Hindi nag-a-assume yung method na to. The scale suggested here breakdown into four groups. Una yung evaluation. Evaluate niya yung bright, dark, or good, or ito dapat ay bad, okay? Good or bad, beautiful or ugly, pleasant or unpleasant. So, ibig sabihin, magkabaliktad sila, okay? Sino, antonyms. Next, activity, angular, rounded, okay? Fast, slow. So, ganun din, magkabaliktad lang. Sharp, dull, active, passive. Understandability, understandable, mysterious, simple, complicated, predictable, unpredictable, familiar, or strange. Pag potency naman, deep, shallow, sabihin ng potency yung strength niya or power. Okay? So, heavy, light, rugged, delicate, strong, or weak. So, ibig sabihin nito, hindi siya nag-a-assume, kumbaga, accurate siya kung ano, andun sa dalawa. Magawala siya dun sa, hindi na siya nagpo-fall in between. Okay? Nandun lang sa dalawang side. Ito pa rin yung semantic differential, the method. By assigning values from 1, 2, so dapat to 1 to 7, to each of the scaled items, and then averaging the values in each group of scales, a general measure of the fundamental perceptions of a concept will emerge. So thus, if a subject reacted to the concept of pacifist, thus, ayun ba, itong dark. Okay, papansin mo yung X dito, banda dito, malapit sa bright. Okay, so yun naging score niya. Yung bright is equal to 6. Ito naman sa good or bad naman, yung good ay 5. Yung beautiful naman dito ay 4. Yung pleasant dito ay 6. Kasi mas malapit sa kanya eh. Okay? Kung saan yung mas malapit, yun yung kukuhanan. Okay? Tapos, so ang total nila ay 21. So ang average ng mga yun ay 5.2. It should be noted that the adjective and the scales identified here are merely representative of available and well-tested semantic dimensions. Sabihin kung ano yung binigay ng mga respondents, dimensions na binigay nila, or yung mga meaning na yon. And readers are referred to the classic text by Osgood and others identified herein both for the additional scientific validated scales. Okay, and for some methodological cautions against using just any polar adjectives that seem relevant. Ibig sabihin lang yan, itong pinakita na example na to is base yan or yung ginagamit niya sa mga research nitong mga to, sila Osgood. Okay, ganyan yung ginawa nila. So, ayun, yun yung kanina ay yung method, ito naman yung application. What emerges semantic differentiation is a mathematical description of the connotative or emotive meanings of concept. Ayun, so, dito na nag-associate or mayroong connotation ng mga meanings or concepts. For example, responses to the such concept, men and women, or English and French, were calculated and compared, the result would allow for an accurate assessment both of the subjects' core attitudes toward these groups, and a measure for comparing those attitudes with one another. Ayun, so sinasabi dito na maging accurate kasi completely different eh, yung kabaliktaran, kung bako completely opposite, kay complete opposite, kaya maging accurate yung magiging measure. One obvious practical application would be to average the response of all participants toward the number of ethnic groups of the start of a program in, for instance, multicultural awareness. Okay, halimbawa, yan yan daw yung sinusukat mo between ethnic groups. If the first results were not disclosed at the beginning and the process was repeated at the end, sabihin yan, kung hindi pa nare-reveal, okay, disclose, hindi pa nare-reveal yung resulta dun sa unang process, tsaka naulit yung process dun sa huli, a comparison of the two sets of responses
would provide an immediate and accurate reflection of the degree and direction of attitudinal changes irrespective of the subject's expressed opinions. So, ibig sabihin lang yan, kasi nga, meron ditong number of ethnic groups. Okay, so, kung hindi mo daw makikita yung resulta sa una, pwedeng yung mga nakuha mong resulta okay, sa una, ay gamitin mo ulit. Okay, pag-compare-comparein mo, okay, para makuha na yung, eto, accurate reflection of the degree nitong minimeasure mo. Na halimbawa itong attitudinal changes. Okay? So, ito yung semantic differential application pa rin. Concept to be investigated, ethnic group, religious domination, age, cohort, gender, identification, political environment, movement, etc. So, yung mga investigahan, instructions. Think for a moment about the group mentioned above and then quickly place an X on each of the scales. So, maglalagay ka ng X dyan sa mga tuldok na yan kung saan mo ilalagay. Scales below indicating the degree to which the group strikes you as closer to one of the other adjective. Kumbaga saan mas malapit yung kada isang group na yon. If no answer comes to you quickly, simply mark the middle space. Sabihin, halimbawa, ang unang binigay, ethnic group. Okay, so, pag naisip mo ba yung ethnic group, ano yun, dark ba yun o bright side para sa'yo? Halimbawa, wala ka namang masyadong alam sa mga ethnic groups. Siyempre, mamarkahan mo yun dito banda, malapit sa dark. Okay? O kaya, walang pupasok sa isip mo, yun nasa sa gitna mo lang mamarkahan. Okay? So, ganun yung gagawin. Tapos, uulitin mo lang yung kanina. Okay? Yung kaninang ginawa, yung in-average. Okay? Ito,